And click lang po yung password ng administrator natin. Test, oh wait. TESDA@2021. Okay. So yun po, may lumabas na po. Ano po nakalagay? Welcome to the ncc.com domain. Okay. So ganyan po ang lalabas. Kapag ayaw po, pag may error pong lumabas, baka kailangan mo lang balikan ulit yung pagbago ng preferred DNS server. So, since so far, okay naman. Click lang natin okay. Successful naman yung ginawa natin. Okay ulit. Then click natin close. Then restart now. Press lang po natin ang Control Alt Delete, then switch user po tayo. Then click po natin yung other user. Type po natin yung account na ginawa natin kanina, which is charm. Then ang password po ay testa at 2021. Para ma-check natin kung tama ba ang nilogin natin, makita natin sa account dito, ang nakasulat po is kung ano yung pangalan nung nilogin natin, which is Charm, Mary Charles. Then, kung papansin po natin, yung document po natin dito, meron po siyang green icon. So, para ma-confirm natin kung ito ba ay connected sa server natin, pwede natin i-right-click, then click natin yung properties. Then, makikita natin sa location po niya, it is located sa root path ni server. So, ibig sabihin, lahat ng file na pwede natin o gusto natin ilagay dito sa folder na to, automatically replicated na to sa ating server. So, sample dito, naglagay ako ng file, text file. Titignan natin kung mag-a-appear ba siya sa server mamaya. Next is, mag-switch tab muna tayo sa server. So, dito sa server, i-confirm natin kung makikita ba yung file na ginawa ni client or specifically sa account ni Miss Charm. So, click natin yung Explorer.
Then, access natin ang drive D. Then, access po natin ang folder natin na MCC and ang department. So, kanina, wala pong laman. Itong department na to, wala pang content. Titignan po natin kung nagkaroon ba ng content. So, pansin po natin, since nakapag-login na po si Miss Charm, meron pong automatic subfolder na na-create doon sa department na to. Then, pag in-access natin siya, magkita natin yung document. Para ba-open natin siya, i-click lang natin yung continue. Then, i-click lang natin yung link. Then, i-allow lang natin si admin to navigate the file or account. Okay mo lang. Okay lang ulit. Open again. Continue. Then, ayun na po. Na-access na po natin yung file. Maglagay naman tayo ngayon ng folder dito sa server. Galing sa server. So, for instance, meron tayong hinihingi yung file sa server. Tignan natin kung ma-access ba ito sa client. So, nakita po natin, nagkaroon po ng folder din sa client. So, replicated po yung file natin.